Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Ngayong linggo, meron na naman tayong panibagong aralin. Ito ay tungkol sa simile at metapora sa ating asignaturang Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ito ay nasa ikalawang markahan, ikalimang linggo, Module 5. Handa na ba kayo? Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Teacher D, para updated kayo sa aming mga videos at sa iba pa nating mga aralin. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa panghalip na paari. Mga bata, narito ang mga panghalip na paari na maaari nating gamitin. Kapag-isahan at maramihan. Isahan, nagsasalita, akin, kinakausap, iyo, pinag-uusapan, kanya. Maramihan, nagsasalita, atin, amin, kinakausap, inyo, pinag-uusapan, kanila. Ang aralin natin ngayon ay nakabase sa ating Most Essential Learning Competencies o MELC. Mga bata, kayo ay inaasahan na natutukoy ang simile o pagtutulad at metapora o pagwawangis sa pangungusap. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Simulan natin ang ating araling ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang maikling kwento. Makinig ng mabuti! Basahin at unawain ang kwento. Mga bata, ang pamagat ng ating kwento ay ang pamamasyal ng magpinsan. Ito ay akda ni Ginang Roxanne B. Corpus. Handa na ba kayo? Magaling! Isang araw, namasyal ang magpinsan na sina Kara at Cassie sa malawak na taniman na kanilang Lolo Rom. Katulad ng isang ibon, sila ay patalon-talon, patakbo-takbo, habang patungo sa taniman. Wow! Napakaraming bunga ng mga tanim ni Lolo! Sabay na sambit ng magpinsan. Ang mga mata ng magpinsan ay mga alitap-tap dahil sa daming halamang namumunga na kanilang nakikita. Aba, Kara! Ang lalago ng dahon ng mga carrots! Tingnan natin kung malalaki at pwede nang anihin ang mga ito. Wika ni Cassie. Sabay na nagbunot ng carrots ang magpinsan. Ihambingan natin kung sino ang may mas mahabang carrots na nakuha. Wika ni Kara. Yehey! May kasing habang carrots na nakuha natin, Cassie. Sabay appear ang dalawa. Halika kayo dito, mga apo! Sabay na napalingon, ang magpinsan sa kanilang lola ang hilita. Tila isang cheetah sa bilis ang takbo ng magpinsan upang marating agad ang kinaroroonan ng kanilang lola. Wari, hampas ng tambol ang tibok ng kanilang puso nang marating ang pwesto ng kanilang lola. Lola, napakarami at iba't ibang gulay ang inyong napitas. Anong prutas po ito? Iyan ay kamnas apo. Masarap na pansigang. Kinain ni Cassie ang kamnyas at nang malasahan ay nagmistulang tarasyer sa laki ang mata. Ang asin! Sambit ni Cassie. Lola, mas maasim ang bunga ng kamnyas kaysa sa ilaw na mangga. Dagdag niya at napatango ang kanyang lola. Alam mo ba, apo? Ang mga nangangalaga ng kalikasan ay mga anghel ng kagubatan. Abot langit ang ngiti ng magpinsan nang makitang papalapit ang kanilang Lolo Rom sa kanilang pwesto. Wow! Mabuti at nakapamasyal ang aking dalawang apong singganda ng mga rosas. Sige mga apo, tulungan na ninyo ang inyong lola na ayusin ang mga gulay na ating iuuwi para hindi na tayo maabutan ng malakas na ulan. Mahabang pahayag ni Lolo Rom. Umuwi ang magpinsan
na may matamis na ngiti sa kanilang labi. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Magaling! Pag-usapan natin! Pag-aralan ang mga sumusunod na pangungusap na ginamit sa kwento. Unang bilang, katulad ng isang ibon, sila ay patalon-talon, patakbo-takbo, habang patungo sa taniman. Mga bata, sa unang bilang, inihahalin tulad ang kilos ni Kara at ni Kasi sa isang ibon. Ikalawang bilang, tila isang cheetah sa bilis ang takbo ng magpinsan. Mga bata, sa ikalawang bilang, inihahalin tulad ang bilis ng takbo ng magpinsan sa isang cheetah. Nakita na ba kayo ng cheetah? Tama, ito ay nasa larawan. Ikatlong bilang, wari, hampas sa tambol ang tibok ng kanilang puso. Mga bata, dito sa pangatlong bilang, inihahalin tulad ang tibok ng puso ng magpinsan sa tunog ng hampas ng tambol. Ikaapat na bilang, ang aking dalawang apong singganda ng mga rosas. Sa ikaapat na bilang, mga bata, inihahalin tulad ni Lolo Rome ang kanyang mga apo sa magagandang bulaklak na rosas. Ikalimang bilang, nagmistulang tarsier sa laki ng mata ni Cassie nang malasahan ang kamyas. Sa ikalimang bilang, inihahalin tulad ang laki ng mata ni Cassie sa isang tarsier. Nakita na ba kayo ng tarsier? Narito! Mga bata, tandaan natin na ang mga pangungusap na ating nabasa ay mga halimbawa ng simile o pagtutulad. Ang simile o pagtutulad ay ginagamitan ng mga salitang katulad, tila, wari, sing, at mistulang. Ngayon, basahin naman natin ang ikalawang pangkat ng mga pangungusap. Pag-aralan ang mga sumusunod na pangungusap na ginamit sa kwento. Unang bilang, ang mga mata ng magpinsan ay mga alitap-tap dahil sa dami ng halamang namumunga na kanilang nasilayan. Ikalawang bilang, ang mga nangangalaga ng kalikasan ay mga anghel sa kagubatan. Mga bata, ang mga pangungusap na nabasa natin ay halimbawa ng metapora o pagwawangis. Ito ay tiyak na paghahambing ng dalawang bagay, ngunit hindi na ginagamitan ito ng mga salitang tulad, sing, o tila. Mga bata, ang simile at metapora ay mga anyo ng pananalita. Alam nyo ba, sa ating araw-araw na pamumuhay, ang pagsasalita ang pinakamahalagang komunikasyon upang maipahayag ang ating saloobin at opinyon. Minsan, hindi natin namamalayan na gumagamit na pala tayo ng mga matatalinghagang salita at mga tayutay. Alam niyo ba ang tayutay, mga bata? Ito ay ang matatalinghagang pahayag na nagbibigay ng mas mabisa at makulay na paraan ng paglalarawan at paghahambing. Ang halimbawa nga nito ay ang napag-usapan nating simile at metapora. Mga bata, ang mga anyo ng pananalita gaya ng simile at metapora ay mga halimbawa ng paghahalintulad. Ginagamit ang mga matatalinghagang salita upang bigyang kulay ang paraan ng pagpapahayag. Ang mga ito ay may ibang kahulugan na siyang nagdaragdag ng ganda sa mga pahayag. Tandaan natin na ang simile ay pagtutulad na gumagamit ng mga salitang sing, tulad ng, gaya ng, animo at marami pang iba. Samantalang, hindi naman gumagamit ng mga salitang sing, gaya ng, tulad ng, animo, ang metapora sa paghahambing ng mga bagay-bagay. Mga bata, dahil naunawaan nyo na ang simile at metapora, ngayon, halina't sagutan na natin ang mga sumusunod. Handa na ba? Magaling!
Panuto. Isulat ang S kung simile at M kung metapora ang isinasaad ng pangungusap. Handa na ba kayo? Magaling! Unang bilang. Ang takbo ni Lloyd ay singbilis ng kabayo. Tama! Ang sagot ay S. Simile. Dahil gumamit ito ng salitang sing. Magaling mga bata! Ikalawang bilang. Matigas na bakal ang kamao ng isang boksingero. Tama! Ito ay M. Metapora. Dahil ito ay tiyak na paghahambing ng dalawang bagay. Magaling mga bata! Ang huli at ikatlong bilang, si Faye ay katulad ng rosa sa ganda. Ano kayang anyo ng pananalita ito mga bata? Magaling! Ito ay S. Simile. Dahil gumamit ito ng salitang katulad. Magaling mga bata! Sa ngayon, ang inyong mga guro ang magbibigay ng iba pang mga gawain. Sana'y may natutunan kayo ngayong araw na ito mga bata. Hanggang sa muli, paalam!